Magandang Lunes na umaga, Luzon, Visayas, and Mindanao! Kumusta ang inyong mga ikanga araw, ang inyong weekend? Yung mga OFW natin, wag na. Hindi ko natatanungin kumusta ang weekend. Dahil I'm sure, sasabihin niya, narito naman kami, sir. Hindi naman namin kasama ang pamilya namin. Understood. Anyway, tutok lamang mga kapatid, dahil, itong Lunes ng umaga ninyo, ipinapangako ko, magiging, meron ho tayong mga issue na masaya, good news, meron din tayong high blood issue, na maha-high blood kayo, at meron ding senti news. Yung mga malulungkot, yung itanong mo sa dalubhasa, mga kapatid, yan ang mga pag-uusapan natin. So may good news tayo, meron tayong high blood news, at meron tayong senti news. Kompleto sa Ricardo's dito po sa pinakamaingay, pinakamatapang, pinakakwelang programa sa balat ng lupa, simula nang mauso ang radyo at telebisyon. Dito na ho yan, Punto Asuntado, Erwin Tulfo at your service. At hindi na po tayo magpapaligoy-ligoy pa. Uumpisahan na natin, ika nga, itong ating programa ngayong araw ng Lunes, 8 ng Mayo, 2017. At ngayon, narito po ang ulo ng mga nagbabagang balita sa Punto Asuntado Headlines. Trust rating ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte na nanatiling excellent ayon sa SWS survey. Department of Justice haharangin ang pagdalo ni Senadora Laila De Lima sa Senate hearing hinggil sa death penalty bill. Sa usapang negosyo, big time rollback sa mga produktong petrolyo ipapatupad. Sa balitang Metro naman, apat na barangay chairman sa Metro Manila kakasuhan ng MMDA. Sa balitang panlalawigan, kuta ng Abu Sayyaf sa Basila nakubkob ng militar, apat patay na miyembro ng bandido. Sa Ibayong Dagat school bus sa Tanzania nahulog sa bangin, 36 ang patay. Sa sports balita, Barangay Hinebra nasungkit na ikalimang panalo kontra Alaska Aces kagabi. At sa showbiz balita, mga pelikulang Pinoy humakot ng award sa ASEAN International Film Festival sa Malaysia. At ngayon, narito po ang ulo ng mga nagbabagang detalye ng mga nagbabagang balitang yan. Nananatiling mataas ang trust rating ni Pangulong Rodrigo Duterte sa unang quarter ng taon base sa isinagawang survey ng Social Weather Station o SWS. Nakakuha ang Pangulo ng +70% kumpara sa +72% nitong nakaraang Disyembre 2016. Bumaba man ng 2 puntos ayon sa SWS, may tuturing pa rin itong excellent katulad ng nakalipas na survey simula May 2016. Isinagawa ang survey noong March 25 hanggang 28 sa 1,200 respondents. Binigyan din ng SWS na magkaiba ang trust rating at satisfaction rating. Dahil ang tiwala ay nasusukat sa kabuuang personalidad, habang ang satisfaction rating ay tinatanong ang publiko batay sa performance ng kanyang posisyon o trabaho. Sa ibang balita naman, haharangin ng Department of Justice o DOJ ang pagdalo ni Senador Laila De Lima sa pagdinig ng Senado hinggil sa death penalty bill. Katwira ni Justice Secretary Vitaliano Aguirre, nakakulong si De Lima kaya't limitado ang mga karapatan at pribilehiyo nito. Matatandaang nagpahayag si De Lima noong mga nakarang linggo na kagustuhan niyang makibahagi sa mga deliberasyon sa ilang mahalagang panukala sa Senado at trabaho umano niya bilang mambabatas kahit pa nakapiit siya. Sinabi rin ni Senate Minority Leader Franklin Drilon na hihilingin ng Liberal Party sa korte na payagan si De Lima na dumalo sa mga sesyon at committee hearings lalo na sa malalaki at importanteng legislative agenda.
sa balitang negosyo naman, asahan ngayong linggo ang malaking rollback sa mga produktong petrolyo. Maglalaro sa piso hanggang 110 ang bawas sa kada litro ng diesel. Nasa 90 centavos naman hanggang piso ang tapya sa gasolina at kerosene. Ito na ang ikatlong linggo na may sunod-sunod na bawas singil sa petrolyo matapos umabot ng piso ang tapya sa presyo ng diesel at gasolina. Mababatid na umabot sa 1 peso 5 centavos ang natapya sa kada litro ng gasolina habang piso naman kada litro ng diesel noong nakarang dalawang linggo. Sa balitang Metro naman, apat na barangay chairman sa Metro Manila ang nakadakdang kasuhan ng MMDA dahil sa pagpapabaya at walang ginawa para ipagbawal ang pagtatapon ng basura sa mga waterways na nilinis na ng ahensya. Ayon kay Attorney Vic Nunez, MMDA Liaison Officer for Government Agencies, kakasuhan nila ng neglect of duty ang mga opisyal ng barangay sa susunod na linggo sa Office of the Ombudsman. Nauna nang kinasuhan ng MMDA ang pitong barangay chairman mula sa Quezon City at Paranaque dahil naman sa pagiging inutil na linisin ng mga kalye laban sa mga obstruction at illegal na nakaparadang mga sasakyan. Sa balitang panlalawigan naman, kinumpirma ng Western Mindanao Command o WestMinCom ng AFP o Armed Forces of the Philippines ang pagkakasawi ng apat na bandidong Abu Sayyaf sa dalawang magkakahiwalay na bakbakan noong Sabado sa bahay ng Sumisik sa lalawigan ng Basilan. Ayon kay Captain Joan Petinglay, na tagapagsalita ng WestMinCom ng yaring unang bakbakan sa barangay Upper Benengbenang noong hapon ng Sabado na sinundan naman sa barangay Kabkaban noong gabi ng nasabing araw. Maliban sa pagkakamatay sa apat na bandido, sinabi ni Petinglay na nakubkob din ng mga sundalo ang isang pansamantalang kuta ng mga bandido sa lugar. Maraming din namang itinanggi ni Petinglay na may mga sundalo na nasawi sa nasabing enkwentro sa mga bandido taliwas sa mga naunang lumabas na balita. Sa iba yung dagat naman, nasa 36 na ang nasawi, kabilang dito ang 33 mga bata nang mahulog sa bangin ang isang school bus sa Tanzania. Naganap ang fatal crash sa siyudad ng Arusha sa Tanzania's Northern Karatu District malapit sa Ngorongoro Conservation Area. Ayon sa pulisya, matarik ang lugar at malakas ang ulan nang mangyari ang aksidente. Patay din sa nasabing aksidente ang driver at ang dalawang guro na nakasakay sa school bus. May dalawang estudyante na nakaligtas pero nasa kritikal ang kondisyon. Sakay sa nasabing bus ang ilang primary school students na may edad 12 hanggang 13 at patungo ang mga ito sa ibang eskwelahan para kumuha ng exam. Patuloy pang investigasyon ng nasabing aksidente. Sa sports balita naman ay panalo ng Barangay Ginebra laban nito kagabi sa Alaska Aces 103-102. Naging bayani sa laro si Justin Brownlee matapos maipasok ang 3-point play sa natitirang huling 7 segundo ng laro. Nagtapos ito ng 37 points, 14 rebounds at 6 na assist habang mayroong 11 puntos, 11 rebounds at 6 na assist naman si Scottie Thompson. Nag-ambag naman ng 12 puntos si Jody Vance, 11 puntos si L.A. Tenorio at 10 puntos naman ginawa ni Mark Kagiwa. Dahil sa panalo ay meron ng 5 panalo at 1 talo ang Ginebra habang ang Aces ay meron 4 na panalo at 3 talo. Sa showbiz balita, humakot ng parangal ang Pilipinas sa katatapos lamang na ASEAN International Film Festival and Awards sa Grand Ballroom ng Pullman Hotel sa Kuching, Malaysia. 6 na kategorya ang napanalunan ng mga pelikulang Pilipino sa pangunguna ng Best Actress Awardee na si Ai de las Alas sa pelikulang Area sa direksyon naman ni Louis Ignacio na nanalo naman ng Best Director. Gayunman, hindi nakabiyahe ng Malaysia si Ai dahil meron itong mga commitment sa Pilipinas kaya si Direk Louis na lang mismo ang tumanggap ng award para sa actress. Nasungkit naman ni Ana Capri ang Best Supporting Actress para sa isang pelikula ni Ignacio na Laot. Best Supporting Actor si Ricky Dabao sa pelikulang Dayang Aso ni Bor Ocampo. Inuwi rin ni Direk Lawrence Fajardo ang Best Editing Prize sa pelikulang Invisible habang iginawad ang Special Honor Award kay Direk Lab Diaz ang Babaeng Humayo matapos mapanalunan ng Top Prize sa Venice Film Festival noong isang taon. Oras po natin 16 minutes after 8 o'clock. Mga kapatid, magbabalik agad ang punto asintado. Diyan lamang ho kayo.
Ako, Mindy Perez, good morning. Hernandez Joey Mazay Dispo, thank you. Good morning. Eh, Parents Day, anong hasyo, Faye, Kim? Ana Ruta, okay, good morning. Eba, sorry, dahil may sipon pa rin. Dali, Ohio, Gusaymas. Mona Lisa, Ana Marie Kanaman, thank you. Cynthia Domanghoy. Huwag na tayo mag-traffic at weather. Out mo na yun. Yes, Prince Open Arms, Chen. Jill Cornelio, good morning. Betchay Sarapanan, aha. Okyas Maripi, aha. Beverly Ricarte. Ukol sa responsible gaming, tumawag lamang sa hotline 521. Alberto Mai, thanks for sharing this video. Dels Cabargo. Thank you, Dels. Teresa Valencia. Yes, thank you. Dali, TJ, TJ. Aircon. Alam mo naman din sa atin, pagpasok ko sa opisina, bahay, malamig. Sa labas, mainit. Canyones, Julieta, Oko, Rinco, Lucy, Dioko. Thank you, Lucy. Betchay Sarapanan, good morning. Angeline De Jesus. Annabelle. Macau, ingat ka dyan, Annabelle. Dels Cabardo. Facebook account or Facebook page. Ano mang Facebook account? Ann Ecart Iscartin. Eva Curata. Sam Kahayag. Ang official website address. Dalia Manaka. www.pcs. Lumayas na, Dali, yung kalabansi. Erwin Robic Monterde, Prince of an Arms. Maynard Asis Lozano. Ray Sanchez. Ay laging sapat at on time. Cheng Xinqing. Mga pribilehiyong napakinabangan. Maayos na pagbayad nito. Ay hindi, hindi, Ching. Thank you. Ann Mendoza. Ginafi Papasin. Marites de la Cruz. Paalala po muli. Marjorie. Ang ating SSS membership, upang beneficio at pribilehiyo ay hindi naaabala. Rovic Monteverde. Baby Oops Libra. Thank you, Baby Oops. Rameses Mesa. Meron. May IMS Day. Sidraline Gallego. Prince. Edson Santelices, thank you, Sir Edson. DJ TJ. Thanks, Ivy Rivera, for watching. Thanks, Engineer Bariscotes, Derek Joey, and Kenneth. Alright, mga kapatid, dire-diretso na po tayo. 19 minutes after 8 o'clock. Eto na, ha? Eto na. Get ready, ha? Boys and girls, ha? Ladies and gentlemen. At mga miyembro ng LGBT community, bata, matanda. Ay, tirahin mo muna yung MTRCB announcement. Parent alert! Parent alert! Ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Ay, meron talagang masiselang, Engineer. Tama, ha? Talagang masiselang na hindi angkop. Anyway, umpisahan na po natin. Yung binabanggit ho nating good news kanina na itong programa natin ngayon ay punong-puno, kompletos ricados. May good news, may high blood news, at saka mayroong senti news, ha? Unahin na po natin yung good news. Yung good news, mga kapatid, na ibalita na natin kanina, ayon po sa SWS survey, ang inyong iniidolong si Manong Digong Duterte, nasa excellent pa rin yung rating, ha? Hindi po bumababa, ha? Nasa excellent pa rin. Ibig sabihin, 70% pa rin po ang tiwala, kumpiyansa ng mga tao sa kanya. Hindi po nagbabago sa kabila ng mga batikos, paninira, lahat na ibinato nila, kulang nilang tae. Pasintawi pa sa mga kumakain. Ang ibato sa Pangulo, hindi po natitinag ang inyong Pangulo. Nagsama-sama na lahat ng kalaban. May demonyo, impacto, hudas, ha? Mamamatay tao, ha?
daldalero, daldalera, chismosa, chismoso, buang, ulang-ulang, nagsama-sama na, hindi po matinag-tinag ang ikanga, ang Manong Digong Duterte sa awa ng Panginoon Diyos. Lumalabas na patuloy po na excellent. Simula po nang ito ay manumpa nung nakaraang taon ay excellent po ang nakuha na ng Pangulo. Bagamat bumababa, ha? Actually, kung tutusin, nasa ISIS SWS 79 plus, ha? Ang rating niya, bumaba ito, 76, 70. Hindi na bumababa talaga, hanggang doon na lang. Hmm. Kung ikukumpara daw po ito, at kinumpara nga namin kanina ni Ivy, ang rating ng Pangulo doon kay Pinoy, the same time, noong mag-iisang taon ng Pinoy, March 2011, dahil naupo ang Pinoy, June 2010 eh. So, March 2011, kagaya ngayon, ang panahon ni Manong Digong, si Pinoy po, ang rating niya, ha, from 64 noong November, eh 51 na lang ngayon. Oo. Bumagsak po ito ng 13 points. Ang Pangulo, Sus Mario Sip, anin, excellent pa rin. Hindi po natitinag ang inyong Manong Rodrigo Roa Duterte sa pwesto. Yung tiwala ng sambayan, hindi nawawala. Si Pinoy, yung dating very good, good na lang. Ano ba mga issue kay Pinoy dati? Ang issue kay Pinoy, naalala niyo, bumili siya ng Porsche na hindi niya sinabi, pero sabi niya, eh, yun ay pera niya. Hindi po nagustuhan ng taong bayan yan. Eh, naghihirap ang mga kababayan mo, bibili-bili ka ng Porsche. O, buang ka. Kaya, bumagsak yung rating nito. Ang Manong Digong, nakita mo naman, ano? Oh. Eh, pinagsosoli pa yung mga niregalo ng mga Mercedes-Benz. O, kaya patuloy po na nag-i-enjoy ang inyong Manong Rodrigo Duterte na mataas po na rating. Mamaya ho, hihimayin natin. Yan po ang unang good news natin, mga kapatid. Dito naman tayo sa high blood news. Ha? Ihanda ang inyong mga calci block. Kung meron kayong calci block, bawang, ha? Sibuyas, luya, lahat na, tubig, kalamansi. Ito lang naman ho, maraming mga netizen ang nagalit po nung isang araw. I think nung Friday. Doon sa sinabi ng CHR na iimbestigahan nila ang Bohol PNP, bakit namatay daw yung isang Abu Sayyaf na nasa kanilang kustudiya na. Itong Abu Sayyaf na si Saad Samad Kiram alias Abu Saad ay nahuli doon sa Bohol. Ito po yung mga remnant, yung mga umatake sa Bohol. Nahuli po ito ng PNP dahil nagutom, naghanap ng makakain, nahuli. Alright. After a few hours, yung ililipat na nila sa BGMP sa City Jail, magkaiba po kasi ang kulungan ng polis at BGMP, mas secure at BGMP, nanlaban ayon sa PNP. Ha? Ngayon, napatay daw. Now, whether true or not, ayon sa mga netizen, wala silang pakialam kung ito ay binaril, sinadyang binaril, nanlaban talaga. Wala nang pakialam mga kababayan natin. Dahil ang sinasabi ng mga netizen, at least nabawasan ng isang terorista, ha, dito sa ating bayan. Yan nga sa katauhan ni Karim, ha, o ni Kiram. Ha. Pero nagalit po dito ang CHR, ang sabi po ng Commission on Human Rights, paimbestigahan namin itong Bohol PNP. Mayroon kaming kutob na ito ay sinalvage, ha, na ito ay extrajudicial killing. Ito na naman. Ito po kaya, ito po yung sabi ng mga kababayan natin. Ito na naman kayo CHR. Pagdating sa mga drug addict, drug lord, mga Abu Sayyaf na napapatay, papasok kayo. Pero pag napatay, pulis, militar, dinuko, pinugutan ng ulo, wala kayong salita, napakatahimik ninyo. Yan po yung sinasabi ng netizen. Hindi po si Erwin Tulfo ang nagsabi niya, netizens po ang nagsasabi. Ipinapahayag ko lang ito. Pinabasa ko nga po yung mga reactions nila, mga comments. So, Diyos ko po naman doon sa, dito po sa Erwin Tulfo Facebook page. Iisa po ang sigaw nila, ha? CHR, bakit pagkalaban, bakit pag bandido, bakit pag drug lord ang napapatay, imbestiga ka agad. Bakit pag pulis ang napatay, bakit pag kuan, militar ang napatay, wala kayong kaimik-imik. Bakit? Yan ang tanong. Ayan dapat ang sagot ni Ginoong Chito Gascon. Ha? Mr. Chito Gascon ng Commission on Human Rights,
Yan po ang katanungan ng mga kababayan natin at yan po ang inyong dapat sagutin. Bakit puro na lang, ha? Puro na lang sisi sa mga sundalo, sa mga pulis pag nakakapatay sila. Pero pag yung mga kalaban na nakapatay, napakatahimik nyo, ha? Yan po, isa pa sa pag-uusapan natin. Dagdagan ko na rin. Total, nandyan na rin, ho. Mainit na ang ulo ninyo. Papainitin ko pa ho ngayon. Si Senadora Laila De Lima daw, mag-attend sa mga sesyon next week sa Senado. Hihilingin niya personal sa Supreme Court at 10 na kanyang mga kasamahan sa liberal na makadalo na sa mga sesyon sa darating na linggo, lalo na sa death penalty. Kaya sabi po ni Secretary Vitaliano Aguirre ng Department of Justice, hindi! Haharangin namin yan. Anong nga kuan? Nakakulong ka na dyan, sasali-sali ka pa. Wala kang karapatan na dumalo. Kaya na ng mga senador yan. Kaya na ng mga kasama mo yan, mga liberal. Kaya na ng Trillanes yan, ng mga oposisyon. Bakit kailangan mo pa sumali? Ang dahilan po niya, para sigurado na pag nagkaroon ng butuhan, numbers game po yan, mananalo po sila laban sa death penalty. Ayaw ng liberal ang death penalty, mga kapatid. Ha? Ayaw na ayaw nila yan. So, gusto po ni Senadora De Lima, full force sila, everybody happy na naman, back to normal, labas ng kulungan De Lima, attend ng session sa Senado, pagkatapos ay boboto, finish or not finish, pass your papers, balik na naman sa dating gawi ang Senadora Laila De Lima. Yan po ang isa sa mga pag-uusapan pa rin natin, mga kapatid. And of course, may buisita raw tayo. Sabi ko, sinong buisita? Yung si Calamar, anong pangalan itong babaeng ito? Yung United Nations Rapporteur. Dumating pala yung Agnes sa Calamar na ito. Now, walang kaalam-alam ang gobyerno, ang palasyo. Aba, nagtaka raw. At alam niyo bang ginawa? Para bang nang aasar? Nag-attend pa ng drug forum, ha, dyan sa University of the Philippines. At nagsalita pa si Kumag. At nangilampat, sabi, wala raw mangyayari dyan sa drug war ni Manong Digong Duterte. Nagsalita pa ang Kumag. Kung ako yan, hinarang ko sa immigration yan, buisit na yan. Ay, mamaya, tawagan mo si Secretary Aguirre, Ivy. Bakit pa kasi pinapapasok-pasok yung mga ganyan, mga buisit na yan, mga papansin na wala naman na itutulong sa ating bayan. Pero nevertheless, mga kapatid, kahit ano pang gawin ng mga buang, magtulong-tulong na United Nations, European Union, si Calamard, ha, CHR, sina Gascon, sina Liberal, pansinin po ninyo, hindi matinag-tinag ang rating ng Manong Digong Duterte. Bakit? Kasi hindi po nawawala ang suporta ninyo, ha? Patuloy po kaya maintain kahit na anong ngaw-ngaw nila, kahit anong ngak-ngak na mga demonyo dyan, nila Belzebul, nila Lucifer, ha? Ni Judas, ni Hestas, Barabas, magsama-sama na sila, si Calamard, si Liberal, si De Lima, si Trillanes, hindi matinag ang Pangulo kasi ang suporta ng netizens hindi nawawala. Yung tiwala ninyo kay Manong Digong ninyo, hindi bumababa. Kaya kahit anong gawin pa, kahit tawagin na nila, ha? Magpapresko na sila Trillanes, De Lima, mga liberal, sila Calamard kasama, imbitahan nila si Belzebul at Lucifer, alahong mangyayari. Masasayang lang ang oras. Anyway, yan po ang isa sa mga pag-uusapan pa natin. And of course, dahil ngayon po, ha? Dahil tapos na tayo dyan, haharangin. Ito naman ang itanong mo sa dalubhasa. Na ang IMSD, itanong mo sa dalubhasa. Dear Sir Erwin, lagi po akong nanonood sa programa nyo dito sa Facebook. Ang problema ko ay itong pagkamuhi o galit ko sa aking ama. Simula pa nang ako'y magkaisip dahil iniwan niya ako sa kumpare niya dito sa Sorsogon. Una pong namatay mama ko kung kaya't iniwan ako ni tatay sa kumpare niya at nangako na babalikan ako pagdating ko ng grade 6. Inantay ko po siya pero di siya dumating. Ginawa tuloy akong tagaalaga ng mga anak ng kumpare ng tatay ko sa murang edad. Simula noon sinumpa ko na ituturing ko na patay na ang aking ama. Ako po ay 35 years old na ngayon, may pamilya at isang mekaniko.
Last week, biglang lumutang ang aking ama at humingi ng tawad. Hindi niya raw balak talikuran ako. Nag-construction worker daw siya at nag-ipon para sa akin. Pero lahat ng naipon niya raw ay nasunog sa bahay na kanyang inuupahan. Pero ang tanong ko sa kanya, sir, bakit di siya nagparamdaman lang dahil sobrang nalungkot po ako sa kanya? Di niya po masagot. May taning na po ang buhay ng tatay ko at nais lang niyang mapatawad ko siya. Paano ko papatawarin kung puso ko ay sintigas na ng bato? Hanggang dito na lang po, lubos na gumagalang, Arnulfo. Tataiyak naman ito ko, ay, Jesus Mariusip. Well, anyway, Arnulfo, ay pag-usapan natin yan mamaya-maya. Ano po? Since may taning na si tatay, pero ang sinasabi niya, engineer, iniwan siya sa murang edad. Nakalagay doon, parang iniwan siya 3 years old. Nangako si tatay niya, babalikan siya ng grade 6 pagdating ng 12. So, inantay niya yon, ha? Inantay niya yon ng 9 na taon, pero hindi dumating yung kanyang ama. At nangyari pa, masaklap, ginawa siyang katulong ng kanyang tiyo, kumpare, mag-alaga ng mga bata, ginawang yayo. Anyway, mamaya pag-uusapan natin lahat yan, kaya tutok na, ha? Dito sa pinakamatapang, pinakamaingay, at syempre, pinakakwelang programa. Pero bago po yan, alam niyo naman, dapat araw-araw meron tayong mga salita ni Duterte na man napapakinggan para magiging gabay natin sa maghapon. Engineer, aha, sa ikatlong aklat ni Duterte, talata 4, versikulo 6 hanggang 7, na nagsasabing, words cannot express what I'm feeling right now. I guess no one can. Sus Mario, sir. Every time I view the video, I lose my appetite. Mawawala ang gana. Ito ay susundan naman sa ikalawang aklat ni Duterte, talata 9, 15 hanggang 17, basa. Mm-hmm. At yan ay sinundan pa ng isa pa sa unang aklat naman ni Duterte 1, versikulo 40 hanggang 47. Kaya tinanong ko yung bakit ganun ito si Rianin? Kasi dito may alam ang doktor namin. Hindi dito niya sa baba. Anong problema niya dyan sa baba? Dihira. Almira. Ito is about every 200,000. Oo. Ano sabi? Ano ba yung mga libro? Ano naman? Hindi ako may sabi noon. Yun po ay nasusulat. Yan ang nasusulat. Ha? Maski anong gawin ninyo? KBP, MTRCB. Yan ay nasusulat na, ha, sa mga aklat ni Duterte. Uno, unang aklat, ikalawa, ikatlong aklat ni Duterte. Mababasa nyo po yan. Ewan, bakit may pumasok yung BAYAG? Pasensya na, hindi ako nagsabi nun. Nasa aklat po yan ni Duterte. Malinaw, MTRCB, kung kailangan nyo ng manuscript, nakasulat yan. Yan ang nasusulat na. Hindi na pwedeng bawiin ni Manong Digong. Anyway, bago tayo mag-break, pag nilay-nilayan nyo yan, mga salita ni Duterte, mga salita ayon sa mga aklat ni Duterte, 835! Yes. 8:35 ng umaga, wag po kayong bibitaw. Magbabalik po kagad ang punto asintado. Diyan lamang po kayo. Sa hypertension at high cholesterol pa lang, siguradong bagsak na. Paano na kung may diabetes ka ba? Live well. Kailangan pa natiling tigasin ang katawan laban sa anumang uri ng sakit. Kaya araw-araw, take Gynurosal 3-in-1 capsules. Like us on Facebook, www.facebook.com/Gynurosal. Mahalagang paalala po, ang Gynurosal ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Kokoro Yoshizumi, TJ, TJ. Ha? Nawala na naman signal? Thank you. Mike Pascua, Julio Bermiser, Sbam Ehidio, Raquel Crispo, Isi-isi, Alexa Magallion. Amang, saludo ko muna. Si Amang, tigatimpla ko. Aking PA. Ano pa?
Good AM daw, Amang. Good morning daw. Natibidad. Landlock, good morning. Easy, easy, Jenny Merlan. Ning Majime, tataba sa templo. Mary Martin. Luz. Angeles. Mary. Okay, Mary. Fernando Lebrilla, Julius Limbaga, Emeline Saison, you're welcome. Bel Yeba, Bam Ehidio, Emmy Belusilio, yes, thank you guys. Bubble Stinkers, hi Amang, Bam Ehidio, Baby of Libra, Libra, Lynn Morada, Faye Yapkin, sa ibang balita, ligtas ang 26 na sakay sa cargo vessel na lumubog sa Tagaytay City. Ang Masto, Maria Luisa, Teresa Valencia, ang MV4 Trigger cargo vessel. Elma Tejada from Singapore, Gilbert Malano, John Reed. Dahil sa pagpasok ng tubig ng discovering craft. Ay, nandoon pa rin, hindi pa na pag-uusapan. Junior De Grano, Lucy Joko, Slasher North Miss, Fernando Lebrilla, Iron Linco, Jenaline Briones, Jesse Halagat, South Australia, Jesse, Irene Villanueva, TJ. Wala TJ, kanina pa, sinus. Sorry. Sorry, guys. Eva Kurata. Wala eh. Nung kahit ano pang gawin nila, wala tayong magagawa. Nothing. Doon mo na tayo sa SWS survey. Cornelio Orteza from California, Analisa Estudian. Mark Briones, Besimina, Alexa Magallon. I know, Alexa. Ramon Santos, Cavalquinto France, Dean Victoriano. Celebrates its 32nd anniversary on March 1, 2017. There are more than 1,000 stores nationwide for easy and convenient access to medicines and other healthcare needs. 24/7 service in over 100 strategic locations to serve the needs of everyone anytime, day and night. Guaranteed freshness and high-quality medicines sold in our stores, whether branded or generic. Mercury Drug, keeping the nation healthy. Alam niyo ba maaaring malaso ng ating katawan dahil sa irregular bowel movement? Kaya mahalaga ang paglilinis ng kolon at bituka. Uminom ng Fiber Health. Ang Fiber Health ay natural food supplement na kaya ng kolon detox. Meron din itong bilis na tumutulong mag-eliminate ng mga bad bacteria at parasite. Every time I open that cell phone, they return pregnant. Para sa katanungan at discount, tawag na at text sa 0909-383-8555. Rating ko 0909-383-8555. O tawag sa landline 808-1144. Mabibili ang Fiber Health sa Mercury Drug Stores, Rapsol, South Star, Cruz Pharmacy at 360 Pharmacy. Mahalagang paalala, ang Fiber Health Bam Hidio Abdulman panggabot sa anumang uri ng sakit. Marilyn Inoue, Robby Cape. First price sale ay umabot na to sa mahigit 2.4 million. Sa office mate ko, English spoken in dollar. Thank you, Eddie Alcazar. Po sa publiko, ang PCSO ay walang Facebook account or Facebook page. Ano mang Facebook account or Facebook page na nagpapakita ng pangalan ng logo at larawan ng PCSO. Yaman, Ebi Belusilio. Ang official website address ng PCSO ay www.pcso.gov.ph. Edson! Mula sa SSS, layunin ng SSS na mga benepisyo ay tagantay
Okay lang yung kwan. Pagyaman hanggang katapusan ng buwan sa Facebook at YouTube. Okay lang yun. Para kwan na habol natin yung hits. Thank you, Masko, Marilyn Bilang. Thank you. Tanggilig. Minano, Rovic Monterne. Yes. Mercury Elma Tejada. Its 72nd anniversary on March 1, 2017. There are more than 1,000 stores nationwide. Ay, asahan mo na yung spam. Laging na nagmumonitor. Yan yung intelligence nila. Luisa, Elizabeth, Alexa Magallion, Dean Victoriano. Guaranteed freshness and high quality medicines sold in our stores, whether branded or generic. Mercury Drug, keeping the nation healthy. Oh, yeah, yeah. Kasama ako dyan, Maridel. Pupunta ako dyan sa Russia. Mga nakasakay sa FX, sa Jeep, sa... Kasama ko sa Media Group. Robin Padilla. Lan Lack. Si Barack Obama. Abdulman Dawami. Sanling, Barack, Jessica Star. Kapin gigising sa'yo. Eviline Sayon. Ang hirap gumising ng maaga. Kaya bilib kami sa inyo. At para sa'yo. Lorcelli Venturina, yes. Christine Alarcon. Gazi Pagdanganan, Rowena Patriarca, Clarissa Foster. Basta nung dumaan yung piyata commercial natin yan, ano? Malupit! Dumami. Dumami na, dumami na, pare. Thank you, Cornelio. Thank you. Please, please tell everyone to tune in. Please invite. Yeah, tingnan natin. Alright, tuloy-tuloy tayo mga kapatid. Dire-diretso po tayo. Hindi kaya baka mga kalaban na natin yan. Hindi naman. Anyway, oras po natin, 8:43 na umaga. Mm-hmm. Ito ho muna tayo, dito ho muna tayo, mga kapatid. Okay, let's talk about itong sinasabi kong good news, ha? Dahil po sa inyo, mga kapatid, sa walang sawa ninyong suporta, tiwala, kumpiyansa sa Pangulo ng Republika ng Pilipinas kay Rodrigo Roa Duterte, hindi po natitinag ang kanyang rating. Ayon po sa SWS, patuloy po na namimintene ng Pangulong Duterte ang excellent, hindi very good, hindi good, excellent na rating. This, despite the fact, nakaliwa kanan lahat na ibinato na, ipinukul na, ika nga, kumbaga sa boxing, left hook, right hook, uppercut, jab, jab, jab. Hindi po bumabagsak ang inyong Pangulong Rodrigo Duterte. Bakit? Kasi nga po, wala rin tigil ang inyong suporta. Kayo po sumasalo. Itong mga netizen, kayo po ang sumasalo ng suntok, ng dago, sipa, lahat na. Yung para kay Manong Digong, sinasalo ninyo. Kaya ang nangyayari, hindi po talaga matitinag yan, ha? Hindi po matitinag. Patuloy po, ayon po sa SWS na 1,200 ang tinanong nila, kumusta kayo ba ay may tiwala pa rin kay Rodrigo Duterte? Ang sagot ng mga tao, yes, 70%. 70% ang nagsabi, oo, may tiwala pa kami. Alam niyo mga kapatid, kung ikukumpara po doon sa nakaraang administrasyon, si Benigno Aquino the third, the same time, first quarter ng pagpasok ng taon na after almost one year siya sa pwesto, Pinoy, sa bagay yung rating niya hindi naman na talaga 70, 64 na, bumaba pa ito to 51. So from very good, hindi siya excellent, very good lang, naging good na lang ang rating ni Pinoy. At may mga issues pero hindi ganun kadami. Unlike kay Duterte,
sobrang daming kalaban, United Nations, European Union, Commission on Human Rights, International Human Rights, Civic Rights, Liberal Party, Dilawan, Trillanes, Dilima, Belzebul, Lucifer, Judas, Hestas, Barabas, demonyo at saka demonya, nagsama-sama na, hindi talaga nila matinag. Jesus Maria Josep. Si Pinoy, dalawa lang yung issue. Yung issue niya tungkol doon sa force na pinagmalaki niya na binili niya, kwarta niya raw, nagalit mga kababayan, sabi, bakit may pagmamalaki pamumukha namin sa amin yan? Hindi naman namin kaya bilhin yan. Tapos, na-issue rin siya dahil after so many months, yung kanyang daang matuwid, hindi gumagana. Yung daang matuwid, para sa mga walang impluensya, para sa ating ordinary mamayan lang, sundin daw natin ang daang matuwid. Pero mga miyembro ng gabinete, mga kamag-anak niya, mga putragis, hindi sumusunod sa daan matuwid. Doon sila sa daang simentado. Kita mo naman kalukuhan yan. Anyway, kunin ho muna natin ang opinion ng mga political analysts hinggil sa issue na ito. Si Professor Ranjit Rai, ang Assistant Vice President ng Public Affairs ng UP Diliman, at siya po ay Professor din ng Political Science. Professor Ranjit Rai, good morning. Good morning, Idol, at saka sa lahat ng nakikinig sa atin. All right. Sir, first quarter, after almost one year na sa pwesto, dapat bumababa na ang rating ng Pangulo. Kumpara kay Pinoy, bumaba na ito from very good, naging good na lang. Pero ang Duterte is still enjoying this excellent mark sa kabila ng batikos araw-araw, minuminuto. Kalaban na ng buong mundo yata, ng European Union, United Nations, bato mo na lahat. Si demonyo, si Lucifer, Belzebul, lahat na sir, pero hindi natitinag. What is going on? What is causing this? How come it is not going down? Bakit? Actually, yun ang ano, yun ang puzzle ng marami, kasi by this time, I mean, normal po na wababa. Right. Pero kung yung pagbaba kong kay President Duterte, napaka-bagal po. At tama yung sabi mo, yung konteksto ko ni President Duterte ay iba-iba doon sa dalawang previous na niya, no, na presidente na talagang napinalitan. Si yung sinabi mo, tama rin konteksto niya, na under siege talaga yung gobyerno, at ang daming iluntad na controversial na programa, isa ng controversial talaga itong war on drugs, talagang despite that, mataas ang kumpiyansa ng taong bayan sa ating presidente. At I think isa number one yung performance ko. Napakalaking bagay niya. Kung alam mo, pagkakalang may ibang survey, pati na rin yung ginawa ng ibang survey, unang-una napakatalyat ng FWS, no, na very, very reputable survey firm yan. Yung kasama niyang at on the other hand, yung Pulse Asia, makikita niyo, fairly consistent yung lumalabas sa mga numero. At pwede may validate siya, kasi dahil yung bumabarin yung ating crime rate. Yung total, yung index crime sa atin, bumabarin, mataas rin ang support sa war on drugs. So it has to be the, yung the president's performance has impact on people. And nakikita rin na yung pagbabago, kahit man mabagal, pero rin nakikita sila. I mean, they would not give their trust and support the president kung hindi siya nagpa-perform. So, what I think that's the number one issue dyan. Pero may mga, I'm sure naririnig mo rin na the opposition, yung mga kalaban ni Duterte are using millions and millions, spending millions to destroy, ika nga yung image, not only locally pati internationally, itong administration ni Duterte. Pero parang it's not working despite the fact that they're using so much money, ayon po sa ilang mga observer. Pero parang walang effect itong ginagawa nilang ika nga black propaganda. Yeah, that's the right word. Black propaganda versus the Duterte government. Well, I think that one thing also is total timing. It's in the first year of a very, very popular president who has a mass base, no? Whose base of support is massive all over the country. Well, sir, makasingit lang. Europe has a mass base also. May masa siya, di ba? Pero bumaba na rin, di ba? Si Cory, yung nanay ni Benigno Aquino III,
ay may mass business, talagang nilagay ng tao dyan, pero buwaba na rin, sir. Nung, ano, bakit? What's the difference? I said person's performance, malaking bagay yung performance at saka yung plano. I think that yung plano, number one, maraming hopeful na people have listened to his plan na, and a lot of people are hopeful na he will perform. That's yeah, what he does. He, tabagay si mga has, SWS. So, number one. Yeah, number two, of course, tawag ng Malacanang. They have a very big base of support. Isang rato niya kung very resilient yung base niya. They're still hopeful of change. At yung message of change talagang ano eh, excited pa lahat ng tao. Ang clear present danger dyan sa kanya talaga ngayon is really yung ano, yung pag-execute, marong, yung execution niya kailangan mag-focus. I mean, this is a very good time for him to roll out all the other reforms he wants to push forward. Kasi nga, ito ba, yung war on drugs, hindi mo na-apektas masyado eh. Na pwede siya mag-luntas na ng mga reforma na talagang comprehensive at controversial para mulad yung bayan. And, think, pero doon sa plano niya, lalo yung structure plan niya, maraming positive doon. Makasingit lang. And I think, proof also, yung nakikita nila dahil nangako rin siya other than the war on drugs, yung lilinisin niya ang gobyerno corrupt. Ayun, di ba? Pinagsisibak niya. Number one yun. Kung kaya niyang gawin yun, kaya niyang make head roll. Not literally, but figuratively, no? And just a grasping corruption issue. Napakalaking bagay po niyan. Malaking bagay na panggal niya, pati kaibigan niya, debak niya eh. Mm. So, nakikita ng tao yun na wala siyang natan doon, lalo na pagka malakas ang... So ito yung susi na yung trust nila continue, they trust him because of what he says. Merong paninindigan, may isang salita. Yes, may idea. He says what he means and means what he says. Uh-oh. Pero yun nga lang, it's also important na calibrated lahat to, idol, lahat to pag-aralan lahat ng public policies, lahat dapat sana kung pwede merong this time around merong konting collaboration, consultation, and participation okay ng mga tao. Matanong! Marami po, marami okay siyang ginagawang pet project na medically well thought out. Pero now is the time to start doing it the right way. Matanong ko! This political capital that is huge, no? And I think it's a base from where he can start his reform program. Implementing his reform program. Matanong ko lang, Professor, sabi nila, sabi ng mga political analyst, sabi ninyo, normal talaga, bababa at bababa, after this, bababa na, plateau siguro, sabihin natin, itong rating ng presidente ngayon, is still enjoying excellence, so plateau siya ngayon, nasa patag, pero darating ang panahon na bababa ito. Meron bang posibilidad na tataas pa ito na it's gonna go up or talagang downward na ang trend na lahat ng presidente based on your studies bababa talaga ang rating or may possibility na tataas pa ito at aangat? They go up and down. No? It really depends on pag-inasensado ko yung legitimacy, yung performance. No? But I think performance will be a key factor here. Kung build, yung mantra nila ngayon, eh talagang sa akin, execution, performance, yun ang kailangan bigyan ng pansin na president must keep his eye on the ball. Oh. And improve yung coordination within the cabinet in terms of managing everyday governance. Laki ng tiwala ng taong bayan, magandang senyalis to, magandang fundasyon to push reform forward. And I think time for him to also recalibrate certain programs. At mukhang nakikita mo sa language, nag-iiba na rin. Kahit sa war on drugs, pinag-uusapan na ngayon ng human rights, balancing law enforcement. Oh. Ito pinagbabago yung presidente. Oh. And yung policy on social development, roll out na may bagong war against poverty. So, nandiyan na, nakikita mo. So, after war on drugs, meron ng war on poverty siya ngayon? Oh, mukhang eh. Kasi nakikita mo na ang focus ngayon yung lang build eh. Oo. Dahil pinag-uusapan ngayon, yung economic plan, yun ay gano'n. Last week, meron sila pinag-uusapan yung real numbers. Pinag-uusapan yung, alam mo talaga, sino sila lang yung real numbers nung sa war on that. May kita mo na effective siya to some extent kasi nga bumaba nga talaga yung crime rate sa buong bansa. Mm. Pero hindi na na-rollgan sa forum na yun. Na perfect yung war on that. Aminatin sila yung good corruption sa police, yung problema dun sa program itself, kailangan i-refine pa lalo, lalo dun sa rehabilitation, reintegration, saka educational advocacy aspects na yan. So nakikita mo yung gobyerno, nakikinig din,
naikinamdam din at saka nag-a-adjust. Mm, yung mga nakatumataas yung basic support niya, pwede niya gawin lahat so, ng reforma. So other than war on drugs, meron na rin war on poverty, ha? Yun nga, yun nga yung inaaral. Aba! Two weeks ago, maglapas na ng roadshow on what yung plan nila to fight poverty. And okay. It's a very good plan. So, matanong ko lang, sir, kasi tinitignan ko nga ito, meron nga akong research dito, komparado sa pinalitan niyang presidente na si Pinoy, na same time, March, after yung first quarter ng the following year, kagaya ngayon ni Manong Digong, pero si Pinoy noong 2011, eh bumaba from very good, naging good na lang. Tapos yung dalawa lang issue sa kanya, yung Porsche na binili niya, na pinangalandakan niya, at saka yung daang matuwid. Mukhang talagang naka-apekto kagad sa kanya ito. Mukhang bumagsak yung kanyang rating. Pero itong Manong Digong, Duterte, lahat na yata kinalaban. Mayroon pang New York Times, may CNN pa, lahat na ng media. Eh parang teflon, hindi tumatalab ba, Professor? Parang gano'n nga. Pagkailangan pag-aralan talaga na mabuti kasi kahit kami, is this the first time, Professor, base sa pag-aaral mo sa political science, sa may mga research ninyo? Is this the first time na meron tayong pangulo na ganito? Na may pangulo tayong ganito? Right now, just comparing from the information you gave us, just comparing it from the last administration, which by the way was very popular also. It's a wonder. No? Talagang we all look with amazement kung bakit gano'ng ka-resilient yung mga numbers ni Manong Digong, ni President Digong. Kasi talagang I think it's a mixture of many factors, one of which, of course, yung, it continues in the eyes of people to perform. And, yun nga, number two, his base support is still massive in Mindanao, kaya matataas ang rating talaga niya. That's what's keeping the surveys up. But, you know, he's very clear naman, he's not here to be popular, he wants to do the right thing. And so, lagi niya sinasabi, hindi naman importante sa kanila na popular siya, importante may magawa siyang maayos. And I think the next, the refocusing on the war against poverty is a very important issue. Mukhang this year makikita natin roll out ng maraming anti-poverty programs ni Manong Digong. So hopefully it will continue and be sustained over some period of time. What will bring it down, obviously, kundi mag-perform yung presidente. Pero kung patuloy siyang patuloy na makikita ng mga kababayan niya na ginagawa niya yung pangako niya, eh hindi talaga matitinag ito. Hindi, most likely, hindi naman talaga. I mean, I'm confident that mukhang may resolve siya to leave a legacy and to do something significant. And so, wait, no, sir. If the goes down, it's really because he has not been performing. And that's why he has to improve yung coordination sa cabinet sa mga departments na kailangan i-assess na ngayon kung sino yung mahina ng konti, kung sino kailangan palitan. And usually, you get good people in. Right now, sir, panghuling katanungan na lamang, mag-one year pa lang siya, mag-one year yan, June. Pero ano na nakikita ninyo, mga political analyst, na magiging legacy niya? What? Well, right now, hindi pa buong-buong. Ito, war on drugs, obviously, controversial to, for good or for bad, to leave some sort of legacy, no? But it would be nice, sana, if it would be recalibrated to leave a legacy of, law enforcement balance with human rights protection. Ayaw. A second legacy that I think most people are not appreciating as much is the UP process. Simula, nilagay niya ng priority number one ang peace process. And I think if it becomes successful on both sides, no, if both sides give in and become successful, it would be one of his most lasting legacies. Alright. I have some questions at all. Alright. I'm hoping sana na he will rethink some of the ideas that he has pushed forward and go for more pragmatic and practical policy proposals. Sana well thought out and well developed. And that can only happen if he consults with Congress, with more people. So, I mean, dapat tanggalin na yung mood na kailangan matapos kagad. 6 months or one year. Kailangan yung long-term policy planning and the administration kailangan i-focus ni Manong Digong. And I'm hopeful, no? If he's successful, lahat tayo positive. Kaya ngayon nga, we all have to play a role in helping him. Yun ang point, no? Kailangan tayo. Kung gusto natin siya maging successful, it will be for all of us, eh. Kasi pag successful siya yung administration niya, lahat tayo
lahat tayo matatamaan yung good governance at saka maayos na buhay. So yun yung gusto ko, kung gusto ko i-empathize. Right. We're all in this together. Siyempre, presidente natin, we need to support him. And that means also critiquing him kung may mali siya. Tama. Lalo itong mga grassroots corruption sa police, kailangan so, ano na, gumawa na ng paraan dyan. Correct, correct. Iwan na tayo ang talawag talaga. Kailangan tuloy na yun. All right, Professor Ranjit Rai, political analyst ng UP Diliman. Maraming salamat po. Magandang umaga, mabuhay po kayo, Professor. Thank you. All right, 9:01 ng umaga. Bueno, sa ating pong pagbabalik, ihandang inyong mga bawang kalsiblak dahil magkasunod po itong high blood issue. High blood dahil time check muna tsaka commercial break tayo, engineer. Dahil, mga kapatid, ang inyong Commission on Human Rights ay iimbestigahan ang PNP. PNP Bohol, dahil naniniwala sila at gusto nilang malaman bakit ninyo pinatay ang Abu Sayyaf na yan. Bakit ninyo pinatay yung nahuli ninyong Abu Sayyaf? Sabi ng PNP, initially, sir, nalaban po eh. Bakit din hindi kami naniniwala? Ha? Naniniwala kami pinatay nyo. May karapatang mabuhay yan. Yan po ang sabi ng CHR. Well, yan naman po talaga. In fairness, mga kapatid, let's face it. Ang trabaho po ng Commission on Human Rights is to situate na lahat po tayo ay pantay-pantay. May karapatan tayo. May karapatan tayong mabuhay. We have the right to be tried. We have the right to be heard. Na yang sinasabi, kahit na ikaw ay kriminal, kailangan mo ng hustisya, ikaw ay dadaan sa hustisya. Alam na ho natin yun, pero ang sinasabi nga po ng mga pulis, lalaban po yung gagawin natin, kailangan mo nang patakbuhin namin. Eh, nabaril ho namin. Ayaw pong maniwala ng inyong Commission on Human Rights, lalo na ni Ginoong Chito Gascon, lalo na ng mga tao niya sa Region 7. Paniwala nila pinatay ng mga taga Bohol PNP. Eh, ang sagot naman ng mga netizen, Punyemas, anong pakialam namin kung laban yan o hindi? At least nabawasan ang isang buwang ng demonyo sa mundo. Eh, ang sabi ng mga netizens po natin, ang contention nila, kung yan ay nabuhay at nakatakas, pupugot na naman ang ulo yan. Sus Mariosek, may nagagawa ba kayo Commission on Human Rights pag namugot na ng ulo ang mga Abu Sayyaf? Ha? Meron ba kayo? Kayo ba ay nagsasalita dyan? Sus Mariosek, hinahayaan nyo si Duterte na magsalita pag may napugutan ng ulo. Lahat kayo tahimik, wala kayong magawa. Ang nagsasalita nila si Pangulong Duterte at ang militar at ang polis. Pag may mga napugutan na ng ulo ang Abu Sayyaf ng mga foreigner, tahimik kayo. Nasaan kayo? Yan ang sinasabi ng mga netizen. Kung ang mga netizens ang tatanungin nyo, alam nyo nung wala pa itong social media, ito yung silent majority. Itong mga netizens na ito. These are the silent majority. Ngayon, lumalabas na sila dahil meron na silang platform na maipahayag ang kanilang nararamdaman, Engineer IB. Yung social media. Gone are the days sa sinasabing silent majority because there is no such thing anymore as silent majority dahil yung silent majority noon, eto na ngayon, nagsasalita sa social media. They are the silent majority. And they are saying, wala kaming pakialam kung patayin ng pulis ang terorista na yan. Wala kaming pakialam, huwag nyo nang imbestigahan CHR. Pero may mga nagsasabi, we are a country that believes in the rule of law. Oo. Pero paano nila kung sinasabi na mas nakakarami? Wala kaming pakialam kung patayin niya ng polis kasi yan ay terorista. Pag yan ay binigyan ng pagkakataon at pag yan ay nakatakas, alam niyo naman, lagi pa nakakatakas sa mga Abu Sayyaf, nakatakas at bumalik doon sa basilan at mamugot na naman ang mga tao. Hindi lang mga foreigner, pati mga Pilipino pinupugutan, pati mga kapwa lang Muslim. Paano na lang? Kaya sabi ng mga netizens natin, mas mabuting mabawasan na ng isang demonyo. Oh. Ibalik na doon kay Lucifer, sa tabi na siya ni Lucifer. Doon si Lucifer at Belzebul ang pugutan niya ng ulo. O yan ang sinasabi ng mga netizen. Eh kaya yung mga dilawan dyan nagagalit sa akin, sabi niya, are you stupid, Mr. Erwin Tulfo? Hindi ko po sinasabi na mali ang ginagawa ng CHR, but what I am saying,
I am just echoing what the majority of the people are saying, the netizens, na wala silang pakialam kung barilin man ng pulis ang terorista na yan. For all they care is mapatay niya, mabawasan ang isang demonyo sa mundo. I am human rights must work to uplift human dignity. Yan ay sa unang aklat. Sa ikalawang aklat, sa talata 33, versikulo 1 hanggang 6, ganito ang sinabi niya. Love one another in God's name. Let us not hate each other too much. Yan po ay hango sa mga salita ni Duterte sa una at ikalawang aklat niya, mga kapatid. Meron tayong kopya rito. Ngayon nagdududa yata ito, mga kababayan natin. Pero balikan natin, mga kapatid. That is the point. Ha? Hindi ko sinasabing tama. Pero yan po yung opinion ko. Ako tatanungin din ho. I don't care. I don't give an F. Patayin man nila yan, at least mabawasan ang isang masama sa mundo. Okay? I shouldn't be saying this, pero that's just my opinion. Alright? I don't say it's right. Wala akong sinasabing tama yung ginagawa ng pinatay Manila. I didn't say that it's right. What I am saying is I share the sentiment of the majority of the people, the netizens. They're the ones saying they don't care kung patayin man ang PNP yan, kinalaban yung hindi, wala silang pakialam. Terorista yan. Alright. Hindi yan drug pusher. O sige. Terorista. Oh, paano pag nabuhay, nakatakas yan? Namugot na naman ang ulo. Mas Maria Joseph kayo. Kahapon eh, binabasyo ako, sinasabi na stupid daw. I did not say that what the PNP Bohol did was right. Okay lang investigahan. Pero ang puntos ko, ha, kadulad po ng mga netizens natin, sinasabi ng netizens, wala silang pakialam. Mas mabuting pinatay na lang yan. Tama, dahil nabawasan na ng terorista ang ating bayan. That's what I'm saying. Isa pa, pagkatapos yan, isa pang dapat dalawang calcium block ang inumin ninyo. Si Senadora Laila De Lima, yung inuidolo ng mga Dilawan, next week mag-a-attend daw na sesyon sa Senado para kontrahin yung death penalty na gusto ni Manong Digong. A-attend ang Tita Laila ninyo sa Senado. Kaya ko kontrahin daw ito ng Secretary Vitaliano Aguirre. At siyempre, sa itanong mo sa dalubhasa, mga kapatid, may handa ang inyong mga tissue paper dyan. Dear Sir Erwin, lagi po akong nanonood ng programa nyo dito sa FB. Ang problema ko ay itong pagkamuhi o galit ko sa aking ama simula nang ako'y magkaisip dahil iniwan niya na ako sa kumpare niya dito sa Sorsogon. Una pong namatay ang mama ko kung kaya't iniwan ako ni tatay sa kumpare niya at nangako na babalikan ako pagdating ko ng grade 6. Inantay ko po siya pero di siya dumating. Ginawa tuloy akong taga-alaga ng mga anak ng kumpare ng tatay ko sa murang edad. Simula noon ay sinumpa ko na ituring ko na patay na ang aking ama. Ako po ay 35 years old na ngayon. May pamilya at isang mekaniko. Last week po, biglang lumutang ang aking ama at humihingi ng tawad. Hindi niya raw balak talikuran ako. Nag-construction worker daw po siya sa Maynila at nag-ipon para sa akin. Pero lahat ng naipon niya raw ay nasunog sa bahay na kanyang inuupahan. Pero ang tanong ko sa kanya, sir, bakit di siya nagparamdaman lang? Dahil sobrang nalungkot po ako sa kanya. Di niya po ako masagot. May taning na po ang buhay ng ama ko at nais lang niya raw mapatawad ko siya. Pero paano ko papatawarin kung ang puso ko ay siltigas na ng bato? Hanggang dito na lamang po, lubos na gumagalang, Arnulfo. Sige lang, patugtugin mo lang yan. Mahal kita.
Oras po natin, 10 minutes after 9 o'clock. Mamaya, babalikan natin yan. Aha, tutok lamang, Arnulfo. Maraming naiyak na rito. Dire-diretso po tayo, dyan lamang po kayo sa ating pagbabalik. Ito pong CHR, tama po ba ang ginagawa nito? Dahil marami nagsasabi, mukhang may tama na raw itong CHR. At si Senador Laila de Lima, okay lang ba? Ha? Pumunta sa Senado para mag-hearing-hearing sa ating pagbabalik. May problema ka ba sa irregular movement? Uminom ng Fiber Health para sa mga katanungan na discount, tawag o text na sa 0909-383-8555. Ulitin ko, 0909-383-8555 or tawag sa landline 808-1144. Mabibili ang Fiber Health sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Fiber Health ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Magbabalik ang paborito mong programa pagkatapos ng ilang paalala dito sa Radyo 5, 92.3 News FM. Yun na lang siguro yung background natin, engineer. Engineer, yung Tagalog version ng yun na lang yung background natin, ha? Exactly, Arena. Delia ba? Easy Torrente, easy. Julio Bermiser. Robic, ano ba yan? Daglibog kasi nalito o alam mo na? Kayo, mga tirado niyo, mga naglibog-libog na naman yan, eh, basang-basa na tayo ng mga bus ko. Aha, saan ka pupunta, Berla? Bakit naman bukas ulit? Ophel, Ildefonso, Valentino Poncia, Lucy Dioco, Jesusa Aures, sa Walmart Movies. Sulat yan, oy! Paalala po sa publiko, ang PCSO'y walang Facebook account or Facebook page. Ano mang Facebook account or Facebook page na nagpapakita ng pangalan o logo at matawa ng PCSO. Maria Luisa. Ang official website address ng PCSO ay www.pcso.gov.ph. Huwag bibitiw, magbabalik agad. Alright, Jerlyn Grob, Marjorie Andrews. Lucy Dioco, Alexa Magallion, Sigam Sigak, Tanika Lubas, thank you, Rovic, Dali Amoro, hello, Delilah Malangit, Josefina Tagashira, TJ TJ, ewa ko ba? Ano naman kinalaman naglibog sa tatay? Diyos ko po. Thank you, Mel Vibal, Bel Yeba, Akain, Akain, Karina, Cranberry de Luna, thanks for sharing this video. Michelle Lane, Maribel Corpus, and Slod Oyod, thanks. Cheryl Dacunto, Gina Lynn Briones, Jenilina Marcelia, Ruena Genterone, Ruby Espinoza, okay. Mirna Apal, Dali, yung manaka, Ana Marie, ikinasawi ng dalawang tao, inihayat ng Grab Sawyer ng official statement na ikinanungkot nila ang nangyaring insidente at nagpapaabot din sila ng pakikiramay sa naiwan ng mga mahal sa buhay ng kanilang Grab Express rider. Akay, pero binangis ang Grab Express rider sa dalawang nasawi sa pagkaba sa Norza Garay Street sa Quiapo ng Sabado. Maribel Corpus, yung pagkakakilanlan ng driver ng Grab Express. Lucy Dioco, habang kinilala naman ang tumanggap ng Dolly, na nasawi rin na si Muhammad. Okay, Dali Rowe, alright. Go. Lina Irems, Raul Bagtas, Joyoma, thanks for sharing this video. Maria Lee, Susan Ortega Laksa, Bonita Galaura. O yan ha, nababati na kayo. Rodelio Susito, okay. Teresa Valencia, thank you. Believa. Pansin ko nga, hindi mo ba natatanggal yan? 92.3 News FM, cherry by this, and man kailanman, kapatid, higit sa balita, action. Action, 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 news update. Tuluyang sipag, sigla ng sikap, parang jitang. Aba pa yan sir, wala pa sa 1 hot 1 court yan.
Ayun sir, maraming nga rin. Ilan ba yan? Eh, kung tayo kung bagay sa kwan eh. Parang tayo tartich. Inaano talaga kayo sir, ginagaya. Pero iba naman sir, parang mga bata lang may gawa sa... Sige. Jerlyn Rob. Lucy Dioko. Of course. Dan Malajay. Bensi. Bensi, oh, good morning. Ayan o, oh, Aaron Pena. Rico Lola. O oh, yan. Glendolyn Cabiles. Love Kim. Cecilia Tanaka. Pandao Amerol. O oh, yan, ma. Anthony Gaviola. Thanks for sharing this video. Rameses Mesa. Dalia Manaka. Junior De Grano. There you go. Emily Boca. Alma Lopez. Delilah Manlangit. Alexa Magallion. Lucy Baron. There. Luz Amor. Also available in Leia Bell. Mahalaga paalala, ang Gainuracel ay hindi gamot. Lynn I. Rems. Nagbabalik ang paborito mong programa dito sa Radyo 5, 92.3 News FM. Action! London! Boy! That's what I want to hear! All I can see here! Punto Asimpano! Alright, dire-diretso tayo mga kapatid. Dito humo na tayo dito sa... Itong sinasabi ng Commission on Human Rights na paimbestigahan daw nila itong mga pulis ng PNP Bohol sa pagkamatay nitong Abu Sayyaf na si Said Mario Set naman. Mm-hmm. Okay, alright. Well, mga kapatid, let's listen. Ano po? Alam ko ho na karamihan sa inyo not comfortable, pero like I've said, ito po talaga ang trabaho kasi ng CHO. Whether we like it or not, whether you like it or not, they make sure na everybody has the right, the right to live, the right to speak, the right for due process. Ayan po talaga ang trabaho ng CHR. Gustuhin man po ninyo, gustuhin man natin o hindi, pero yan po ang nakaatas sa kanila na nasa batas. Otherwise, pag wala pong CHR, paano na lang? Ano po? Eh yun nga lang, tingin po ng ilan sa atin, mukhang mahina ang ating CHR. But anyway, nasa linyo na po ng ating telepono si Attorney Jackie De Guia, ang tagapagsalita ng Commission on Human Rights. Magandang umaga po, Attorney De Guia. Magandang umaga, Sir Irwin, at sabi mga nakapakinig. Ma'am, thanks ha. Thanks for picking up our call. Usually po kasi hindi po nasasagot kami. Pero ngayon, I hope through you, masasagot na po ang tawag namin. Anyway, Attorney Jackie, lumabas po sa mga balita na ang Commission on Human Rights Region 7 ay iimbestigahan nila yung pagkamatay ng Abu Sayyaf na nahuli ng Bohol PNP, si Said, dahil nagtataka sila paano napatay yun, itinatransfer ng kulungan yun, yung sabi ng PNP na laban, paano nangyari ng laban, yun ang gusto nilang malaman, attorney. So, kailan po umpisa ng investigasyon na ito, at ipapatawag ba yung mga pulis na involved? Can you please tell us, Attorney De Guia? Ayan, Sir Irwin, nag-umpisa na po yung aming investigation last week nung napabalita po na may isang ASP na pinatay sa Bohol. Nagpadala na po ang aming regional director, si Attorney Arvin Odron, ng Region 7, ng isang team para po imbisigahan iyon. Sa kurso po ng aming investigasyon, talaga pong sisitapin namin na kunin ang panic ng mga pulisya dahil napaka-importante po para sa amin na pakinggan ang bawat panic. Alam mo, Attorney, makasingit lang. Nung mabasa ng mga netizen, wawala ang mga netizen na they're saying na bakit pa kailangan imbestiga ng CHR? Wala kaming pakialam dyan, mamatay man yan. Pero what we're saying here, Pilipino rin ito, kahit papano, kay kriminal siya, kay ampunsa ni Lucifer, yan talaga ang mandato din naman ng Commission on Human Rights. Tama po, Attorney Jackie? Tama po, Sir Irwin.
tama po iyon, naiintindihan po natin yung sentimento ng publiko at kami din po sa Komisyon ng Karapatang Pantao ay hindi po sumusuporta sa terorismo o sa mga ganitong mga adhikain. Kaya lang, meron po tayong batas ng International Humanitarian Law na sinasabi in times of armed conflict ay kinakailangan siguraduhin natin na napoprotektahan ang civilian life. Gayon din, sabi natin, kapag meron naman pong mga ganitong insidente, ang bawat tao sa bawat pwersa sa magkabilang panig ay dapat meron pong mga rules of engagement. So sinasabi po, kapag nakasuko na o pag nahuli na, ay kailangan dakipin ng buhay at pananagutin doon sa kanilang nalabag na batas. Pero may katanungan ako, Attorney Jackie, ano po? Okay. Ito po yung sabi ng mga netizens. Wala ba kayong tiwala sa PNP? The PNP said na namatay siya habang tinatransfer namin. Bakit parang binibigyan daw po ng importansya yung pagkamatay ng Abu Sayyaf? And why not just listen to the to the authorities na the authorities said this is our report ng laban siya. Period. Bakit kailangan pang to dig deeper? Kaya pakiramdam tuloy daw ng mga attorney, ng mga netizens, parang kinakampihan daw ninyo itong Abu Sayyaf dito. That's how they feel, ma'am. Ha? So, what is your reaction on that? Ang mga nakalabag sa batas, actually po, pag sinabi niyo matay, saniniwala po kami sa rule of law. Ngayon po, importante po natin isaisip na kapag sinabing nanlaban, ito po ay isang depensa sa loob ng ating batas na dapat po ang makinig ay hukuman, hindi po ang CHR. Kaya po ang CHR ngayon ay iniimbestigahan kung totoo o hindi yung paratang na nanlaban. At ayun po ay kailangan makarating po sa ating hukuman. Sila po yung mga eksperto sa batas at pag-aaralan po nila mabuti yung mga ebidensya na iyan. Okay. Mataas po ang tiwala natin sa Philippine National Police. Sa proseso po ng pag-iimbestiga, wala pa pong paglalahat, wala pa pong konstruksyon. May PNP ba tayo? Importante lamang po ang mga gaytong PNP, tawagan na. Para po ma-encourage ang lahat ng otoridad na sumunod sa batas. At sila mismo po ay may mga alituntunin tungkol saan. Yung Philippine National Police Manual of Operation ay nagsasaad po ng continuous yung Region effort. 7, at yung Bohol Provincial Commander. Ay ginagamit lamang kung talaga pong mataas yung level of resistance. Alright, at pero benta po na iyan ay kailangan po nilang iharap sa hukuman at pakinggan. Hindi po pero, natin pwedeng sabihin agad na kapag danlaban, okay na po agad. Yeah, pero mama, ang tanong kasi ng ilan man, mga netizens namin, wala na bang value o halaga pag sinabi ng authorities or we're sorry napatay namin because nanlaban siya, wala na po bang value? So every time na meron pong somebody under the custody of the PNP, sabihin natin ito mga ganito mga drug lord or something, and then napatay nila or pusher, so parang nagkakaroon na ngayon ng doubt sa isipan ng mga investigador natin na hindi nanlaban yan, pinatay niya, kaya dapat investigahan ka. Parang ganun po lumalabas. Ito po yung medyo sinasama ng loob ng mga, well, authorities natin at the same time ng mga netizens. Lalo na raw, ito po ay Abu Sayyaf. So, they don't really care kung ito po ay napatay. Pero ako po na-appilit kong inintindi, ma'am, na I know where you're coming from. As a journalist, I know it is part of your job to investigate. Pero the netizens, they don't buy that. They feel like, bakit pa rin yung investigation? Why can't you just take the value of the statement of the PNP, he died because he fought? Yung sinasabi po ato ng mga netizens natin is that having presumption in the regularity of the performance of our duties. Uh-huh. Yung presumption po na iyan ay labi pong nananaig kapag wala pong pagdududa doon na may mali. Kasi mamang sinasabi nila, wala naman daw complaint natin. Mabuti sana kung may complaint at ang ina-expect po ng netizens, may complainant ba? May lumapit ba sa inyo? Eh wala naman, kayo lang mismo. Si Hepe lang ng CHR Region 7 na nagsabi na imbestigahan namin. Iyon ang sinasabi nila. How is that, ma'am? Ang tinitingnan lang po natin sa proseso ng pag-iimbestiga ay kung may probabilidad po na may pang-aabuso sa kanilang okay. Kung wala po tayong nakikitang ebidensya o basihan ng pang-aabuso, ay i-dismiss po natin ang kaso. Pero importante po munang magsagawa tayo ng isang maayos na investigasyon bago po tayo magkaroon ng konklusyon. Kasi hindi pa tayo pwedeng maniwala agad doon sa mga
pahayag ng mga otoridad agad-agaran po. Okay. Kailangan po evidence-based ang mga pahayag. Kaya right. po napaka-importante ng investigasyon. At dapat po sanang maintindihan ng publiko na kung sila man ang naging biktima po ay sasaklolo rin po ang CHR sa kanila. At yun po yung evil na pinaprevent natin. Mm. Yung magkaroon po ng pang-aabuso ang mga otoridad at sa bawat pagkakataon ay sabihin nila ang mga tao kaya po agad nilang pinatay. Right. Kaya po natin, sumunod po sila sa batas, huliin po nila ng buhay yung mga lumabag sa batas at palanagutin po sila paaharapin sa hukuman para po sumagot doon sa kanilang mga nalabag na batas. So, what's gonna happen now? Okay, magkakaroon investigation. Sabihin lang natin, let's say, talagang may paglabag na sa karapatan ng Abu Sayyaf na yon. What's gonna happen to that policeman or police officers? What are is going to happen to them? Ang maaaring kahantungan nun, kung may basehan po, ay maaari po kami magrekomenda ng mga pag-file po ng tamang mga criminal, administrative, and civil charges. At pangalawa, mas importante po ay ano po ba yung maihahain namin na rekomendasyon sa gobyerno para po magkaroon ng isang konsentong pagbabago sa mga polisiya. Napaka-importante rin po kasi isa alang-alang na ang nakasaad po sa batas na parusa ay imprisonment po, hindi po kamatayan. At hindi po legal na ilagay po ng isang otoridad yung kapangyarihan o batas sa kanyang sariling kamay. Dahil po pag na-encourage po mangyari itong ganitong gawain, ay magkakaroon po ng kaguluhan at hindi pagsunod o pagtangkilik sa batas. Attorney Jackie De Gia, CHR spokesperson. Ma'am, sobrang daming salamat talaga. I've been trying to call somebody from CHR these past few days. Thank you, Attorney. Good morning po. Thank you po, and have a nice day. Si Attorney Jackie De Gia. Kayo naman mga netizen. Easy lang, easy. Tagapagsalita siya. Hindi siya si Chairman Gascon. Galit na galit kayo doon sa... Mabuti nga may kumausap sa atin. Mamaya, irereklamo na naman tayo. Sabihin na naman, bias tayo. Hindi tayo, hindi natin sila pinagbigyan. At least, sino pagbigyan natin? Wala natin magagawa. Nainit ang ulo ninyo. Pero wala talaga tayo. Tanggapin natin ang masaklap na katotohan. Ay, nako! Nasa linya na po ng aming telepono ang ating suki. Ay, salamat talaga. Secretary Salvador Sal Panelo, Presidential Legal Counsel. Magandang umaga, Secretary Panelo, sir. Secretary, sir, two things. Una, congratulations. Manong Digong maintains his trust rating at excellent level, 70%. Hindi natitinag, Secretary. Reaction, please. Na. Hello, sir? I think that's expected. Meron pa bang ginagawa ang palasyo ngayon na para tumaas pa ito o ma-maintain ito, itong trust ng sambayanan sa kanya, Mr. Secretary? Well, diba, si Presidente naman, regardless ng perception ng tao sa kanya, malaking sinasabi niya, kung ano ang binigay sa akin, kukunin ang sarili niya, patang siya ko ito yun. Alright. Regardless of the reaction. Okay. Pero maganda, hindi ko anong masari yung tama sa kanya, ito rin. Alright. Sir, may iba naman tayo. Kambi naman tayo. Ang CHR daw, iimbestigahan yung Bohol PNP sa pagkamatay itong Abu Sayyaf na si Said o Saad sa kamay nila. Sabi ng PNP, tinatransfer namin yan ng laban. Pero the CHR believes otherwise. They don't think na ng laban ito. They believe na ito ay extrajudicial killing. Your thoughts, Secretary Panelo? Alam mo yung commission and human rights. Bakit pag may namamatay na police, pag may pinapatay police ng mga kriminal, mga lumalaban sa kanila. Palagi parang na napapansin eh, gusto lang nila mag-edat ng gagawa ng akusasyon sa administrasyon o sa mga polis. Palagi kayo na doon their passion well. Nabibigilin sila na hindi nila. Dapat lahat sila kung kayo tayo siya nag-human rights. Alright. Okay, at pangatlo, Secretary, si Senadora Laila De Lima kahit na sa kulungan, na po pwede ba yan na mag-attend siya ng hearing sa Senado starting next week dahil death penalty bilang pag-uusapan,
Dahil ito ay priority bill ng Manong Digong. So gustong kontrahin niya at ng mga liberal, pupunta sa Supreme Court, hihingi ng tulong para payagan siya. Ang dahilan nila, siya ay halal ng taong bayan, hindi dapat siya kinukulong. Secretary. Ano mo, ay halal ka ng bayan. Kumuha ka ng isang kinukulorita o isang pag-aakto na napag-sasabing ang batang. Oo. Kailangan ang panikuntan mo. Ano the law? Nakakusahan ka ng isang krimen at merong pamukong mo na karoon ng warang supres. Sunod mo na si Justice Secretary o si BACC. Alright, Secretary Salvador Salpanela, Presidential Legal Counsel. Sir, maraming salamat ha. Magandang umaga. Mabuhay po kayo, Secretary Sal. Thank you. Alright, dire-diretso tayo mga kapatid. Oras po natin. O, tawagan muna natin ito. Tapos break tayo, engineer, ng mga 9:35 para dire-diretso. Kasi reaction ng mga kababayan natin dito. Oh. Ay, dito tayo muna. Sandali lang ha. Tungkol dito kay Senadora Laila De Lima. Eh, lubos-lubosin ko na. Akala nyo, ako lang dapat ma-high blood pati kayo. Haaten yung tita Laila ninyo. Nang hearing sa Senado doon sa death penalty kasi nga ay gusto niya rin bumoto. At ang boto niya at ang mga kasama niya kasama sa Trillanes na liberal ay no. No to death penalty. Oh. Ay kailangan niyang nandun siya sa deliberasyon. Kung kinakailangan niyang araw-araw mag-attend natin siya at kinakailangan niya umuwi sa kulungan paggabi na, eh ganun daw gawin. Kasi sabi nga ng liberal, eh hindi ba eh siya ay halal ng taong bayan, entonces may karapatan siya na marinig dahil siya ay hinalal ng taong bayan. Sagot naman ng ilang netizens. Hinalal siya dahil hindi pa alam ng kanyang karakas, hindi pa na-expose yung kanyang koneksyon sa droga. Yun ang sagot ng mga netizens natin. Hindi naman ako magsabi nun. Ayan o. Pagka dami-dami yun, agri silang lahat. Oh. Hindi si Erwin Tulpo. Ang nagsabi niya, si Mr. Netizen, si Miss Netizen, si Lolo Netizen, Lola Netizen, si Lesbian Netizen, si Transgender Netizen ang nagsabi. Hindi ako nagsabi. Sinasabi nila, nahalal daw Minority Leader Franklin Drilon, sir. Nahalal si De Lima ng taong bahay kasi hindi pa nila alam. Pakiramdam nila ay nalin lang sila. Wala, isasama daw. Anong in her dreams? Ayun na nga, nakaredy na, ipapile na nila Supreme Court yung kanilang request na payagan siya mag-attend ng sesyon sa Senado para mapagbutuhan yung death penalty. Eh alam naman natin na kontra ang liberal sa death penalty. Meron naman hindi lang death penalty. Basta lahat ng batas na gusto ni Manong Digong maipasa, kontra ang liberal. Kontra sila Trillanes, kontra sila De Lima. Basta kontra, masking magandang panukalang batas, basta galing kay Duterte, kailangan kontrahin. Parang automatic na ba, ha? Automatic na na basta galing kay Presidente, kay magandang batas ito para sa lahat, kailangan kontrahin. Eh ganun. Ay, magagawa natin, isa yun talaga. Ay, abang inaantabayan na natin itong BACC, kanilang reaksyon, ha? At saka si Secretary Aguirre na haharangin niya raw. Ay, mga kapatid, dyan lamang ho kayo. Huwag po kayong BBT. Magbabalik po kaagad ng punto asintado. Yung BBT, abay, nagsusumbong na doon sa kabila. Okay, I go out. Go out, go out. Magsusumbong ka lang. 9:34, dyan lamang ho kayo. Ito ay inyatid sa inyo ng Republic, the only cement with the top tibay enhancers. Tama, exactly. Good point. Kailangan harangin ang death penalty dahil sasabit siya roon. Siya ang unang isasalang doon. Correct, di ba? Bakit sila magkukumahog? Bakit lang kailangan pigilan yan? Gagawin nila lahat na hindi lumusot ang death penalty dahil nalalagay siya sa alanganin. Exactly. Siya ang unang masasampulan niyan. Si Attorney Topacio.
Ohio, this si Sato Gusayma, San Sible, Harris Buenandes, M. Kuroki, Jordan Nilo, Pedrita Donigol, Gardenia Antiporta, Josephine Samoy, thank you. Julio Bermisen, alam na Julio. Mastuo Maria Luisa, Aki Verdadero, Ligaya Joy, Ligaya ang tawag sa akin. Wells Cabardo, Mary Joy Martin, Mary Joy Martin, thank you, masarap ang buhay. Todo arangkada. Ronella Belison, supplement for men. Ang baksik mo, mabibili sa Mercury Drug Nationwide. Oy, sana yung programa pagkatapos ng action news update mula sa Radyo Zico. Yung iPhone ko, engineer pa kasabi kay Among, hindi na dinala ni Among yung iPhone ko rito. Fujidenzo Home and Commercial Appliances, where you get reliable, durable, and energy-saving features in all our products. So choose wisely. Choose Fujidenzo. Fujidenzo is available in all leading appliance stores nationwide. Fujidenzo, quality. Florenda Bautista Best, good morning. Micah King. Annie Jackson. Exactly, kasi una siya sasalang dyan, sigurado. Baby of Libra, Natividad, Autensio, Julio Bermisel. Arigato, Matsuo, Maria Luisa, Reza Roque, Luz Angeles, Marites Aray, Imelda Santos, Maria Ramos, maliban sa 10 buwan sa pwesto ng Pangulong Rodrigo Duterte, ilalahad din ng grupo ni Cayetano sa nasabing review ang drug war sa ilalim ng Administrasyong Benigno Noynoy Aquino III sa loob ng 5 taon nito sa pwesto. Binigyan din pa ni Cayetano na kung maraming naaresto, mas marami siyang o mas marami anyang nasugatan at mas marami ang napatay dahil sa dami ng mga nahuhuli. Sa ibang balita, matatanggap ngayong araw ng nasa mahigit 300 biktima ng human rights violations ng martial law ang kanilang reparation payments. Ayon sa Human Rights Victims Claims Board, makukuha ng mga eligible claimants ang pera sa pamamagitan ng land bank cards. Samantala, inihayag naman ang board na ang mga biktima naman pagkakalooban ng 100,000 pesos ay makatatanggap ng partial payment kada buwan alinsunod sa Human Rights Victims Reparation and Recognition Act of 2013. Isasagawa Michelle Lane, cash cards at tanggap Janeline Briones sa Indirata Hall sa UP Diliman, Conrad De Vera at magdala ng mga claimants ng one-by-one ID photo at isang government ID Skype. Exactly! Ang galing mo! Skype na nga pala! Tama! Tama! I will suggest that! Hindi na kailangan, Skype na lang siya. Philippine Standard Time, 9:37. Thank you, Michael Soriano. Nasa Radyo 5, 92.7. Gabo, Pedrita Doligol, kapatid, Ibrahim Nurwal, Lorenda Bautista Lapkin, Ronel Belison, Victoria Hoshi, appliances where you get reliable, durable, and energy-saving features in all our products. So choose wisely. Wina from Japan, baby, oops. All leading appliance stores. Ibrahim. Fujidenzo, quality above all. Maria Haya. Balita mula sa Powerfill gas station. Larry Nalundasan. General, ilang minuto pa? Powerfill, tumawag lamang sa 655-4374. Pagod na naman sa trabaho, mag-doktor pampasma na. Kung ikay palagi iligad si Jennifer De Asis. Takot mapasma. Narito na ang sagot. Presia Real. Juan Yando. Rameses Mesa. Sa maghapong pagtayo. Namo kay Rameses, okay. Takot sa pasma. Marianne Escanuel. Ella Riza Roque, protection sa pasma, mag-doktor pampasma. Mika Kim, Elijah Delara. At mapagkakatiwalaan, pagdating naman sa Pipes of Fittings, dapat may tiba sa isi. Beauty is ang choice ko. Justine Han, Sam Salazar, Virgin Materials, na may German technology. Joel Odencio. Maasahan ko sa Timbay. Truvex, hot, cool water pipes and fittings. Argo latest innovation in piping system. Sa pipes, tibay na loob ang gusto ko. Gildex, tibay na loob sa lumang panahon. Nagbabalik ang paborito mong programa dito sa Radyo 5, 92.3 News FM. Tulfo!
pasintado. Oras po natin, 20 minutes to go before 10 a.m. Live na live po tayo sa Radyo 5. Live rin po tayo sa Aksyon TV. And of course, sa Facebook page na Erwin Tulfo. Live. Pinag-uusapan natin at pag-uusapan natin itong si Senadora Laila De Lima, abay gigil na gigil na makalabas ng kulungan at mag-attend daw ng session dyan sa Senado. So, gagawin ng mga kasama niya, ipipetisyon sa Supreme Court na payagan siya dumalo para kontrahin ang death penalty. Alam niyo kung bakit? Bakit gigil na gigil ito at talagang gustong makaboto? Kasi nga naman mga kapatid, sabi ng mga netizen, pag yan ay lumusot, abay siyang unang tatamaan. Siyang unang sasaksakan ng lethal injection. Dahil yung kanyang kaso na droga, eh ngayon, wala pang death penalty, life. Pero pag yan, naabutan siya ng death penalty, masintensyahan siya ng death penalty, lethal injection nga naman. Nasa linya po ng aming telepono, ang abogado ng Volunteers Against Crime and Corruption, si ito isa sa mga attorney de campanilla ng ating bayan, Attorney Ferdinand Topacio. Magandang umaga, attorney. Yes, magandang umaga kasama na Erwin, na mabuhay ka at lahat ng ugat sa iyong katawan. Ay, siyempre, sa taas, sa likod, sa ibabaw, sa baba, maganda yan, attorney. Importanteng ugat, ha? Attorney, matanong lang, nabasa mo na siguro si Senadora Laila De Lima na pinagalit-galitan ka dati noon sa Senate hearing. Eh ngayon gusto lumabas ng kulungan para maka-attend daw ng mga sesyon. Karapatan niyo ito dahil si halal ng taong bayan. She has to attend there and vote no for death penalty, attorney. Ano masasabi mo, attorney? Well, kami po sa Volunteers Against Crime and Corruption, eh, tutol po kami dyan. Oh. Sapagkat that will constitute special treatment. Mm-hmm. Sapagkat kung nagugunita po ninyo si dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, opo, siya po ay nakapiit, hindi naman po siya pinayagan na umatend ng mga sesyon ang Kongreso. Mm. Eh, napakalapit lang po niya sa Kongreso noon. Mm. Eh, kung papayaga pa kumatin dyan at lahat ng pribilehyo ibibigay sa kanya, mm-hmm, eh di parang hindi na rin po siya nakakulong. Paano naman yung ibang mga bilang ko na sasabihin, may duty rin ako na gawin ito, mm-hmm, gawin ganyan, eh di gagayain na po siya ng lahat ng bilang ko. So, nasa kamay po ng Supreme Court ko, mukhang I think they're filing this week before the Supreme Court, napayagan siya makadalo sa mga hearing. Yun lang naman daw request ng Liberal Party sa pangunguna ni Senator Drilon and Sen. Trillanes na they will ask the court, the Supreme Court, they will bypass the lower court and Court of Appeals. They will go to the Supreme Court instead and ask the Supreme Court to allow Senator De Lima from 8 o'clock in the morning until 8 o'clock in the evening na makapagpunta sa Senado every day of her life habang hindi pa siya nasisintensyahan, and to attend the session and deliberations in the Senate. Well, unang-una po, eh, ayan na naman po yung ugali ng mga taong katulad ni Senator De Lima na ang akala po nila sa sarili nila ay pupuntani po sila sa pangkaraniwang Pilipino. Mm-hmm. Na pupunta na naman sila sa Supreme Court. Mm-hmm. Ang may jurisdiction po ng kasong yan ay ang lower court po. Katulad po ni Senator Jinggoy Estrada nung siya po ay nagpaalam na umatin sa birthday ng kanyang ama, sa Sandigan Bayan po siya humingi ng pahintulot sapagkat yun po ang naglilitis ng kanyang kaso. Mm. Yan po ay kailangan sa lower court po. Of course, walang makakapigil sa ating Supreme Court bilang kataas-taas ang hukuman na i-grant yan, pero wala po sa lugar yan sa aking payak na opinion. Mm-hmm. Sa dediretso ka na naman sa Supreme Court gawang samantalang may remedyo naman sa lower court. Ginawa na po niya yan dun sa buwan eh. Kanyang kine-question niya yung kanyang pagka-aresto. Pumunta siyang CA dalawang beses. Mm-hmm. Ay yung same ground, dinala niya dun sa lower court. Pagkatapos, yung same ground sa lower court at sa CA, dinala naman niya sa Korte Suprema. Mm-hmm. Na parang lahat ng korte gusto niyang apuntahan niya at makachamba kung sinong korte ang magbibigay sa kanya ng favorable ruling. Ang tawag po niya ay forum shopping. Mm. Yung ginagawa na naman niya, ibabypass na naman niya ang yung mababang hukuman, pupunta na naman sa Supreme Court na parang siya lang ba ang hinihintindi ng Korte Suprema. Attorney, panghuli na lamang, will you agree, sabi ng ilang netizens, kaya raw nang gagalaiti at nagigigil si De Lima na maka-attend dyan sa hearing ng Senado, particular death penalty, kasi
baka isa siya sa masampulan ito, eh, pag lumusot ito, eh, hindi pa naman siya nasisentensyahan, eh, baka pag lumusot ito, at nakalatag ng death penalty, death penalty ba yung kanyang kaso sa attorney? Ay, hindi naman po, sapagkat kung siya po ay ma-convict, ang malalaig po yung law at the time that the crime was committed. Ah, okay. Opo, ngayon, kung ang batas po ay magiging favorable sa akusado, halimbawa po, ang gagawin sa ginawa niyang krimen sa halip na life imprisonment ay 20 years na lamang, yun po ay i-apply retroactively kung pabor sa akusado. Ah. Pero kung mas mabigat po ang penalty, hindi po i-apply yan retroactively. So, hindi po siya matutusukan ng lethal injury. Oo, hindi. Ay. Buti naman, mukhang maraming gamot na kakailanganin kay Senator. Easy, attorney! Buti naman at hindi naman po at... Easy! At a presyo innocent pa rin naman. Ayon. Anyway, Attorney Ferdinand Topacio, VACC Legal Counsel, muchas gracias, Primo. Buenos dias contigo. Anytime, anytime, Primo. Muchas gracias también. Y buen suerte a todos los días de tu vida. De gracias. Akala ko todos los santos eh. Anyway, 9:40. Maraming salamat po Attorney Ferdinand Topacio for being sport, thank you. Anyway mga kapatid, happy birthday muna Tatay Carlos Laino ng Tabon San Isidro, Nueva Ecija. Siya po ang tatay ng aking makeup party sa Cesar Laino. At sa lahat ng mga nagdiriwang ng kanilang birthday, ha? Happy birthday po sa inyo. Mami Caridad na nakikinig, kagabi dinalaw ko. Good morning, ma'am. Oy, engineer, hinay-hinay lang tayo ngayon, ha? Nakikinig yung nanay ko, ayaw niya raw naririnig yung mga backdoor na yan, Rameses. Snark, ayaw ni nanay ko ng mga backdoor, mga June at Jen. Kinakabahan daw siya pag may June daw, automatic may mga Jen siya naririnig. Well, ngayong araw, ma'am, iba yung ating tatalakayin. Nakakalungkot ito. Anyway, sige, largahan mo na. Ito na ang IMSB. Itanong mo sa dalubasa. Ako'y bata pa. Nasa linya ng ating telepono si Father Bet Rabonza, ang aking mga spiritual advisor at parish priest po ng St. Michael the Archangel dyan sa Bonifacio Global City. Father Rabonza, good morning. Magandang umaga po rin at ay, may mabigat na naman akong problema, Father. Ito ay isang mekaniko. Well, let's listen to his letter, Father. Ano? Dear Sir Erwin, lagi po akong nanonood sa programa niyo dito sa Facebook. Ang problema ko itong pagkamuhi o galit ko sa aking ama. Simula pa nang ako'y magkaisip dahil iniwan niya ako sa kumpare niya dito sa Sursugon. Una pong namatay ang mama ko, kung kaya iniwan ako ni tatay sa kumpare niya at nangako na babalikan ako pagdating ko ng grade 6. Inantay ko po siya pero di siya dumating. Ginawa tuloy ako taga-alaga ng mga anak ng kumpare ng tatay ko sa murang edad. Simula po noon, sinumpa ko na ituturing ko ng patay ang aking ama. Ako po ay 35 years old na ngayon, may pamilya at isang mekaniko. Last week, biglang lumutang ang aking ama at humingi ng tawad. Hindi niya raw balak talikuran ako. Nag-construction worker daw siya sa Maynila at nag-ipon para sa akin. Pero lahat ng naipon niya raw ay nasunog sa bahay na kanyang inuupahan. Pero ang tanong ko sa kanya, sir, bakit di siya nagparamdaman lang? Dahil sobrang nalungkot ako sa kanya. Di niya po ako masagot. May taning na po ang buhay ng tatay ko at nais niya lang mapatawad ko siya. Paano ko papatawarin kung puso ko ay sintigas na ng bato? Hanggang dito na lang po, gumagalang Arnulfo. Father, sintigas na ng puso ang bato ni Arnulfo. Hindi niya na mapatawad ang kanyang ama dahil talagang inabando na siya. Ano, papano? Papano na lang, Father? Una-una, ng tao.
No. Upang kay matutong magpatawad, di ba? Sabi nga eh, to forgive is to err is human, to forgive is divine, no? Any act of forgiveness is an act of God, no? An act of God. Human as we are, we will find it very difficult to forgive, whether it is our friends, our enemies, our relatives, our parents, mahirap yan, no? Kaya kinakailangan natin ang biyaya at lakas ng Diyos upang natin, upang mapatawad natin sila, no? Lalo tigit yung ama, yung ama yan, ama pinag-uusapan bilang kaibigan, bilang kaaway, ngunit dapat magpatawad dahil ang ama, no, ay sabihin tayo. Pero, is it normal, Father? I mean, I can understand, I mean, where he's coming from. Iniwan siya 3 years old, nangako, babalikan kita anak pagdating mo ng grade 6, promise. Hindi na nakabalik si tatay, 35 na siya na lumutang, Father. Eh ngayon, lumutang dahil may mamatay na, may sakit, may tani. So, sintigas na rin na bato yung puso niya, Father. Ang tanong sa letter sender, kinausap ba niya yung kanyang ama? Diba? Pero ba siyang ginawa? Naitanong ba niya sa kanyang ama? Bakit ganun na nangyari? Diba? Kasi ngayon, baka matigas ang kanyang puso, ayaw niya makipag-usap, ayaw niya makipagkita. Ang tanong eh, nakipag-usap pa siya, baka meron naman dahilan din, no? Baka meron din dahilan yung ama kung bakit hindi mala nagparamdam sa mahabang panahon, di ba? Oo. So, pero it might take time, Father. Eh, baka umabot na mamatay na ng tatay niya, hindi ba mapatawa dahil sintigas ng araw ng bato yung puso niya, Father. Oo. Yun nga, Erwin, no? Sa panalangin, no? At sa Diyos, walang posible, no? Kaya nga, kung siya bilang tao, hindi niya magagawa yung magpatawa dahil matigas na ang kanyang puso, no? Pero sa biyaya, no? Awa ng Diyos, no? Sa panalangin, siguro yun na lang pwede niyang ano, makapagpapatawad siya kung ito'y dadali niya sa panalangin at talagang kung siya'y nakaugat, no? Sa buhay panalangin, buhay sa Panginoon, no? Doon lang niya magagawa yun, no? Pero kung siya bilang tao, hindi niya magagawa yan. Kahit sino man tao, kahit tayo pa, no? Kahit ikaw, lahat tayo siya. Maraming salamat, Father Pedro Betbet Rabonsa, Parish Priest ng St. Michael the Archangel Parish, dyan po sa loob ng Global City. Pasyalan po ninyo, napakaganda. Welcome bata ang lahat, Father, dyan sa simbahan mo na high-tech, napakaganda, air condition. Welcome po ang lahat dito sa simbahan ng St. Michael, no? Sabi ko nga po nung ito'y pinili nung April 24th at 3rd by the rich, but at 3rd for the poor, no? Ayun. Lahat po welcome dito, lahat. All right. Po, no? Mayaman, mahirap, lahat po ay welcome sa aming parokya dito sa Global City po. Maraming salamat, Father. Father Robinson, good morning po. At mga nakikinig po, magandang umaga po sa lahat. At masabi ko na mahal kita, Ama. Awitin ko ay alay ko sa'yo, mahal na mahal. Mahal kita, o aking Ama. Iyon, sana naririnig mo, ha? Arnulfo yung kanta na yan, ano? Para po yan sa isang anak, eh, inahandog niya sa kanyang ama na pumanaw na. Alam mo, minsan, Arnulfo, yung pagsisisi, wala naman pagsisisi na nasa unahan. Oo nga, narinig mo naman, sinabi niya, umalis siya dahil alam ka ba naman kasama niya kanya sa construction. Wala siguro siya kamag-anak dito sa Maynila, kaya pumunta rito, nakipagsapalaran. Wala naman siguro ama na gago o ulol. Ah? Eh, ako eh, ama. Ikaw, ama ngayon, di ba? You will do everything for your child. Ah? Ika nga, you will do just about everything para sa future, ikagaganda kinabukasan. Eh, question is, I mean, tanong ka nila sa OFW. Ask any OFW around. Ah? Why are you there? Sasagot sa'yo ng OFW kasi hindi kaya ng sweldo ko paaralin yung anak ko. Tatlo yung anak ko, Sir Erwin. Bakit nandiyan ka? Kasi gusto ko pong magbigyan ng maganda kinabukasan ang anak. Hindi niya sinasabi,
para mabigyan ako ng maganda kinabukasan, mabili kong kotse bahay. Ang sasabihin sa'yo ng OFW para sa pamilya ko, para sa anak ko, ha? Para mapaaral ko, mapatapos ko. And that is the reason why they leave. Ganon din yung tatay mo. Umalis siya sa Sorsogon, pumunta na Maynila para magtrabaho, mabigyan ka ng future. Unfortunately, and you know what? Naniniwala ako, sinabi niya, nasunog siguro yung pera niya. And I believe him, ha? Na pumunta siya, iniwan ka niya pansamantala para makapag-ipon and dadaling ka sa Maynila. Unfortunately, nasunog nga yung pera. Why don't you give him a benefit of the doubt, Arnulfo? Bakit hindi mo minsan pag nilay-nilayan na, o nga, bakit? Isa pa, sir, hindi ka lalabas sa mundong ito dahil hindi ka putok sa buho. Tatay mo pa rin yun, ha? May pinanggalingan ka, ha? Pinanggaling ka sa Junjun, ha? Oh, totoo naman yun. Isa, alam mo sa bunganga. Sa Junjun, ha? Sa Junjun ni tatay, doon ka nang galing. And you cannot never do, lahat tayo, you can never deny that. Ibig ko sabihin, just, lagyan mo naman ng konting habag. And lalo na may taning na sa buhay yung tatay mo. Give him a benefit of the, o kahit na masama, you just say, okay dad, sige tay, pinapatawad na po kita, naintindihan ko. Just accept that, alright? Just accept that. Okay? Anyway, 9:57, oh my God. Nako, mga kapatid, ha? Ay, ala na ho tayong oras. Chancellor Chester Slax, maraming salamat po dito sa aking polo shirt. And Dr. Jean Marquez, the Bear Clinic, dyan po sa Timog Avenue, Quezon City. Meron na silang mga laser, meron na silang mga surgery, ha? Mga malaki, mga bilbil ng mga, oo, mga tiyan. Oo, mga ikaw, yung ilong ninyo baluktot o maliit, pwede na. Yung mga gusto magpalaki ng, alam mo na, mga bumper, o pwede na rin. Really? Yan kay Dr. Jean Marquez. Oy, happy listening. Diyan sa Timog Avenue, Quezon City po yan. Happy listening, Mr. and Mrs. Delphine. Lagi po nakikinig sa show natin. Maraming salamat po. With that, kami po ay pansamantala magpapaalam na muna. Kita-kits tayo bukas, ha? Ako po si Erwin Tulfo. Nag-iiwan sa inyo ng isang magandang umaga, Pilipinas! Malungkot ako, aking ama. May pagkakataon na mayakap siya. At masabi ko sa mahal ko.